kwento ng kababalaghan, kasindak-sindak at karimarimar sa mga kwento ng mga multo, pag-ibig aswang, mga kukulam, mga paparang kaluluwang ligaw at mga maligno at mga kwento ng mga engkanto. Iba sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero nakating sila. Mga hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo napaglalaruan. Pamamarang sa Barrio Obrero. Isinulat ni Giovanni Pito ang manlalakbay na manunod na isinatinig ni Kaba Horror Podcast. Papasok ang buwan ng Setyembre taong 1984 sa isang maliit na baryo sa Barrio Obrero sa maliit na distrito ng Lapus. At ang Lapus ay isa sa 7 distrito ng lungsod ng Iloilo sa Isla ng Panay sa kanlurang Kabisayaan. Habang abala ang lahat ng mga taga-baryo sa nalalapit na bagyong Nitang, abala ang lahat sa pag-iimbak ng mga pagkain, tubig at gaas para sa lampara na gagamitin kung sakaling mawalan ng kuryente. At ang iba naman ay naghahanda ng mga debateryang flashlights at petromax o tinatawag na paraffin lamp. Tinatawag din itong Coleman lamp. Habang pinapanood ko ang mga taga roon sa kanya-kanyang lagay ng mga hollow blocks at sirang gulong sa kanilang mga bubungan para hindi liparin ng paparating na malakas na pagyong nita, ay patuloy din ako sa pagkukumpuni ng sarili naming tahanan ni Nimpa na aking asawa na kapanganakan na ngayong buwan ng Disyembre. Ako naman ay itago nyo na lang sa pangalang Rex Espinosa Arevalo, isang dating Citizen Armed Forces Geographical Unit o AFGU. Nagpa siya akong magretiro dahil sa pagdadalang tao ng aking misis na si Nimpa. Dahil maselan ang pagdadalang tao nito, kaya nagpa siya akong tumigil na sa serbisyo at tinawag ako sa baryo namin na sarhento dahil nga ex-military ako. Hirap na hirap man si Mang Chofimo sa kakatulak ng kanyang kariton na punong-puno ng tubig habang nakabaon sa putik ang nilulumot ng gulong nito. Ganito ang hanap buhay ni Mang Chofimo na taga-deliver ng mga tubig dito sa Barrio Obrero. Nagamit ang isang dipa at kalahating kariton na yari sa kahoy na may tig-dalawang dobling gulong sa likod at isa sa harap na kasing laki lamang ng platito na gumigewang-gewang pa sa bigat ng mga karga nito. At agad kong nilapitan at tinulungan ang may kaedaran ng si Mang Chofimo. At nagpasalamat naman ito at inubutan ko na rin ng 5 piso para sa kanyang pananghalian. Agad naman itong tumanggi at nagsabi na, "Ang pagtulong mo sa pagkakaahon ng gulong ko ay sapat na, sarhento. Alabisan na kung tatanggapin ko pa ang 5 piso na binibigay mo." Pero mapilit ako at agad ko itong sinuksok sa kanyang bulsa at umiling na lang ito at nagsabing, "Salamat, sarhento. Napakabuti mong tao." At sinabi ko kay Mang Chofimo na, "Mas mabuti ho siguro kung ang bubungan ng bahay niyo una niyong ayusin dahil may paparating na malakas na bagyo mamayang gabi." Sabi ko kay Mang Chofimo na nagpangiti-ngiti lamang ito at tumangutango sa akin at
Kumaway pa na nagpapahiwatig na aalis na ito at magdi-deliver pa ng mga tubig sa container na daladala niya. Ang sipag talaga ng mga taong yun. Sabi ko sa aking maganda at mahinhing asawa habang hinihimas-himas ang kanto. Oo naman at hindi nagre-reklamo. Kahit minsan ay minamadali pa ng mga ibang nagpapadeliver sa kanya. Naputol ang pagkwentuhan naming mag-asawa nang biglang sunod-sunod ang pagbulog at iglat. Kudyat na bubuhos na ang napakalakas na ulan. At bago pa man bubuhos ang malakas na ulan, ay dali-dali kong itinali ang apat na matatalim at matatalas na gulok sa apat na sulok ng bubungan ng aming bubo. Na ayon sa mga matatandang paniniwala, pangontra ito sa mata ng bagyo. Dahil ang talim at tulis daw nito ang siyang magpapalihis sa mata ng bagyo at ipo-ipong dala nito. Dapit hapon na, pero wala pang ulan. Sa halip, madilim na kalangitan ang lumukob sa buong baryo habang abala ang mga tao sa pakikinig ng bombo radyo Iloilo sa kani-kanilang transistor. At nakita ko na naman si Mang Chofimo na nagputulak ng kariton na may dalang tubig. Tama na yan, Mang Chofimo. Babagsak na ang bagyo at baka mapano ka niyan. Gumiti lamang ito sa akin at tumangot ako. At habang sinusundan ko ang kanal na dinadaluyan ng tubig, kung malinis ba o barado, para kung sakaling tumaas man ang tubig mamayang gabi. Maya-maya pa'y may narinig akong iyakan sa kabilang kanto na di naman kalayuan sa aming bahay. Dahil hindi naman ako nakakagawi masyado sa lugar na to, kaya nakiosyoso na rin ako. At napag-alaman kong may patay pala dito at kakamatay lang daw kaninang umaga ayon sa salaysay ng isang babae na naririnig ko habang kausap naman ang isang matandang babae. Di ako nakapagtiis pa at agad kong tinanong kung anong nangyari sa namatayan. Sabi ng matandang babae na bawat taon daw ay may namamatay dito kung hindi dalawa ay tatlong mga babaeng buntis at sinasabay ito tuwing sasapit ang bagyo. Agad kong naisip na mag-in ako at inusisa ko naman kung sino ang pumapatay. Bumulong sa akin ang isang babae na Amamarang. Amamarang? Paulit kong salitang patanong habang nakatanga sa matandang babaeng kausap ko at saad pa nito'y Oo, Amamarang. Isang salot yan doon sa aming bayan sa parte ng Rojas noong pang dekada 70. Lumalakad dito ng nakaupo sa daan habang ginagamit ang kamay sa panimbang nito sa kanilang katawan at natatabunan ng makapal na buhok ang kanilang muka para hindi makilala sa unang tingin. Mapagkakamalan mo itong isang baliw, pero lingid sa kalaman ng tao, isang mabangis na ahas ang tila nito. Nakasinghapa ng isang dipakong susukatin at walang pinagkaiba ito sa aswang. Yun nga lang, may kakayahan ang buhok nitong gumapang sa lupa. Teka, nagasan ka ba Ginoo? Bakit parang hindi mo yata naririnig sa lugar na itong Amamarang? Uwi ka ng matandang babae pagkatapos magkwento tungkol sa Amamarang at naninibago sa akin. At sinabi ko naman, nandyan lamang ako sa kabilang kanto. Kakarating ko lang noong isang linggo dahil nagretiro na ako sa trabaho. At masyadong mausisa ang matandang babae at agad naman akong tinanong ng sunod-sunod. Bakit ka nagretiro? Ano ba ang trabaho mo? At ngayon lang kita nakita dito.
dati po akong kafgu. At nagpasya na akong pumirmi na dito sa katahilan ng nagdadalang tao na rin ang aking asawa. At tamang-tama kasi umuwi na rin sa Guimaras ang kapatid at ina ng aking asawa na silang nagbabantay sa asawa ko. Habang wala pa ako dati dito sa Barrio Obrero. Pagpapaliwanag ko sa matandang babae at bumulong ulit sa akin yon ng... Ingatan mo ang asawa mong buntis dahil buntis din ang namatay dyan sa loob. At pangalawang buntis na siyang namamatay dito sa Barrio Obrero. Napatiimbagang ako sa sinabi ng matanda at sumibol ang pagkasuklam ko sa mga amamarang na kahit hindi ko pa sila nakikita at sa katunayan ay ngayon ko lang din narinig ang salitang amamarang. At agad namang sumabat ang isa pang babae na may katabaan na di ko alam na nakikinig pala sa usapan namin ng matandang babae kanina. At akay-akay nito ang isa pang bakla na marami ring alam na kwento. At nagsalita ang matabang babae na... Sa tingin ko ang amamarang, yung matandang mahabang buhok na nagtitinda ng isda. Sinagot siya ng matandang babae na ayon din daw ang suspecha niya. At sagot naman ng bakla, hindi kaya yung matandang lalaki na nagtutulak ng tubig? Kasi tuwing gabi at madaling araw ay gising yun. At nakapagtataka na hindi siya napapagod. Sa tingin sa mga hinala ko. Sabay sabi ng babaeng mataba at babaeng matanda na nagkurus pa sila ng pagsasalita. Kung ganun, kailangan pala natin talagang maghanda hindi lamang sa bagyong paparating, kundi sa isang amamarang na pumapatay ng mga buntis sa baryo natin. At pagkasabi ko nito, nagpaalam na rin ako sa mga nakausap ko at umiti naman ang mga ito sa akin at sabay-sabing ingat daw ako sa pag-uwi. Pagdating ko sa bahay, agad kong binalita kay Nimpa ang mga nasagap kong balita sa kalsada at sinalaysay ko rin sa kanya kung sino ang pwedeng paghinalaan sa mga nabanggit. At bigla nitong sinabi na, sa tingin ko ang babaeng matanda, nagtitinda ng isda. Kasi nakatingin nito parati sa namimilog mong tiyan. Lagi nitong tinatanong na, nabuhanan mo na? At sabi ko, hindi pa po lola, sa Disyembre ka po. Dahil sa narinig ko ay nagkaroon ako ng lihim na pagkasuklam doon sa babaeng matandang nagtitinda ng isda. At sinabi ko kay Nimpa na wag na siyang bumili doon. At kung si Mang Teofimo naman ang paghihinalaan, ay may posibilidad din. Dahil sa tanda nito hanggang gabi at madaling araw ang pagbabanat ng buto nito na halos hindi na natutulog. Baka may isa ka pang pinanghihinalaan. Tanong ko sa mabait at maganda kong asawa. Pwede rin paghinalaan ang bagong lipat doon na mag-asawang matanda na nakatira sa malapit sa dagat, sa malapit sa may mga malalaking truck. Nagsindi ako ng isang stick ng sigarilyong Hope habang nag-iisip at nakatukot ang dalawang kamay sa may bintana. Napapabuntong hininga ko habang kumukulog at kumikidlat. At sinabayan na nga ng malakas na hangin at malakas na ulan na kanina pa nagpupumilit na kumawala sa kalangitan. Umampas ang malakas na hangin, malalakas na ulan, at sunod-sunod na kulog at kidlat na siyang nagpataas ng tubig sa aming baryo. At puluyan na rin sinakop ng kadiliman ang buong paligid dahil sa pagkawala ng kuryente na siya namang inaasahan na namin bago pa man sumalakay ang bagyong ito. Nakahanda na rin ang lampara at Petromax namin ni Nimpa. Sa lakas ng ugong ng bagyo, sumisipo lang hangin sa kapaligiran at tila pa gumagalaw na rin ang munting bahay namin sa lakas ng hangin. At sumilip ako sa may bintana sa likuran ng bahay namin.
kitang-kita kong nagsasayawan ang mga dahon ng puno sa sobrang lakas ng hangin. Pumunta naman ako sa bintana sa kwarto namin at sinilip ko naman ang mga puno. Pero may naaninag na akong anino sa taas ng puno ng santol. Dalawang punong santol ang magkatabi at isang kaimito at isang akasya. Pero kitang-kita ko na may tumalon doon sa may santol. Pilit kong hinabol ng sinag ng flashlight pero tumago ito at di ko na makita. Kaya bumaba ako dala ang maliit na palakol kung saan makipaglaban man ay hindi siya sasantuhin ng palakol ko. Halos mag-iisang oras na akong nakatingala at hindi na talaga nagpakita ang anino na nakita ko kanina noong nasa bintana ako. Halos na mamaos na sa kakasigaw ang aking asawa at tuluyan na ring namatay ang ilaw ng flashlight kong dala. At nangangawit na rin ang leeg ko sa kakatingala habang basang-basa na ng malakas na ulan ay hindi pa rin ako tumigil. Kahit halos hindi ko na maibuka ang mata ko sa lakas ng mga patak ng ulan na tumatama dito. Bumalik na lang ako nang namamanhid na ang leeg ko sa kakatingala sa puno yun. Ano ba nangyayari sa'yo? Anong ginagawa mo sa puno at anong hinahanap mo? Medyo galit na patanong ng mahal kong asawa. Pero buntis din naman si Nanita, ang sa kapitbahay natin. Sabi pa ng asawa ko, at agad naman akong sumang-ayon. Hindi naman kasi lumalabas si Nanita di tulad mo. Minsan namamalengke ka pa. At ang bahay nila ay sementado di tulad ng sa atin na gawa lamang sa kahoy at pawid ang bubungan. Malamang sa malamang tayong punteriya ng amamarang dahil madali tayong salakayin. Baka naman naghihintay na masira ang bahay natin tsaka ito aatake kapag wala ng bubong. Sabi ko sa asawa ko, huwag na huwag siyang lumabas ng bahay kahit anong mangyari. Dahil pagkalipas nitong bagyo, bukas na bukas din ay ipagtatanong ko ulit ang tungkol sa amamarang na yan. Kinabukasan ng madaling araw, hindi pa lumalabas ang araw at umaambon-ambon pa rin. Binuksan ko muna ang radyong transistor at nakinig ng bombo radyo. Habang nakikinig ng balita ay nagkakape naman ako at nagsindi ulit ng isang stick ng sigarilyong Hope. At binalita nga doon ang mga nasalanta ng bagyong Nitang, mga casualties at mga nawawala. At napakunot-noo ako nang ibinalita na may babaeng buntis daw na nilapa ng isang hayop sa kasagsagan ng bagyo kagabi. Isang di pang karaniwang balita na nakapagpa-alarma sa akin dahil sigurado akong hindi hayop ang lumapa doon, kundi isang amamarang. Alas 9 pa lang ng umaga. Di pa ako nakapaglinis ay pinagtanong-tanong ko sa mga taga roon ang tungkol sa amamarang. Tulad ng sinabi ng karamihan ay hindi rin nila alam kung sino ang may kagagawan ng pagkamatay ng babaeng buntis sa baryo naming yon. Lahat sila ay kibit-balikat at tamang hinala lamang. Walang kasiguraduhan ang mga sinasabi. Pero isang lalaki ang nagsabi na buhat ng tumira daw ang matandang mag-asawa na malapit sa dagat na may malalaking truck ay sunod-sunod na raw ang pagkamatay ng mga buntis sa baryo na to. At gumawa ako ng isang malawakang pagmanman sa mag-asawang matanda gamit ang kaalaman ko sa pagiging isang ex-military. Napagpasyahan ko na gagamitin ko ang kaalaman ko sa pagiging isang jungle warfare noong ako'y nasa Kafgo pa. At susugurin ko sila ng pagapang mamayang madaling araw. At agad ko itong inaalam sa aking mahal na asawa pagdating ko ng bahay. At binawalan ako nito dahil napakadelikado raw ng gagawin ko. Pero sabi ko, sanay na ako sa ganitong eksena. At sayang din ang pagkakataong ito para mawala na rin ang salot dito sa aming baryo. Pagpapaliwanag ko sa asawa kong si Dita. At alas 3 ng madaling araw,
Minamanmanan ko na ang bahay ng mag-asawang matandang dayuhan at pilit kong inaalam kung ano ang pinagagawa nila sa loob. At dahan-dahan kong binutasan ang parto ng dalawang dayuhan. Hindi ko masyadong makita ang loob dahil wala pa rin kuryente dulot ng bagyo. Pero pabor din ito sa akin para hindi rin nila ako makita. Bumalik ako sa bahay namin ni Nimpa na walang nasagap na balita. Wala akong narinig at nasagap na balita pa ako kay Nimpa. Magpahinga ka na. At para makabawi ka bukas, halos di ka na natutulog buhat ng maninag mo ang amamarang na yan. Uwi ka ni Nimpa na may tonong nagtatampo. Alas 7 ng gabi. Dahil wala pa rin kuryente, ang mga lampara at Petromax ang namamayani sa kalye ng Barrio Obrero. Paikot-ikot lang ako doon ng paikot-ikot. Baka sakaling may marinig na mga kwentong kalye. Hanggang sa nakita ako ni Paring Baldo na lasinggero sa lugar namin. At hindi na ako nakapagtanggi pa sa ibinigay nitong gin na may halong kalamansi. Hanggang sa nagkaamats na kami kasama ang dalawa pa nitong tropa na talagang makikita mo sa itsura na manginginom talaga sa kalye. At napatingin ako sa tindahan nila Aling Lydia at di ko maiwasan ang mga horror comics na nakabitin doon na pinapaarkilahan nila. Agad kong naalala ang amamarang sa tulong ng mga horror comics na nakasabit doon dahil sa mga larawan nito. At tinanong ko si Paring Balto kung may alam siya sa mga amamarang. At agad nitong sinabi na, "Yung babaeng nagtitinda dito ng isda na lusok ang mata, yun ang amamarang." Saan nito? "Hindi!" Sabat naman ng isang payatot na kasama ni Paring Baldo na panay ang kagat-kagat sa bukti. At tila bang may tamis ito at sinisip-sip-sip-sip pa. "Ang amamarang ay si Mang Chupimo. Dahil kitang-kita ko mismo na kinain nito ang manok na hilaw." Sabi nito. At ang isa namang lalaki ay halos pumipikit na sa kalasingan ay nagsalita din. "Basta ako, marang lang ang kinakain ko. Dahil tamoy marang kinakain ko. Pero di pa talaga ako nakakakita ng amamarang. Marang lang." Sagot naman ito, sabay nagkatawanan sila ni Paring Baldo at kasama nitong panay ang sip-sip sa tutik. Dahil may amats na ako, agad na rin akong nagpaalam sa kanila Paring Baldo. Dahil lumalalim na rin ang gabi at isa pa, wala pang kuryente. Panay naman ang tigil nila Paring Baldo na mamaya na raw, insan lang daw to. Dahil ayaw talagang magpapigil ang tatlo, napasubo na ako. Natapos kami na mag-aalas 12 na ng ating gabi. At natutuwa ako dahil may nasagap akong impormasyon galing sa kanila. At pag-uwi ko, panay ang patok ko. Ayaw akong pagbuksan ng aking asawa dahil siguro'y nagtatampo dahil hindi ako nagpaalam na pupunta ako ng inuman. Ganyan naman ang mga babae. Magpapaalam ka man o hindi, basta galing ka sa lakwatsa at inuman, magagalit at magagalit pa rin. Sabi ko na lang sa sarili ko. At dahil ayaw talaga akong pagbuksan ng mahal kong asawa dahil siguro sa sobrang tampo kung kaya't sa likod ng bahay na lang ako dumaan. At pilit kong inaabot ang lock sa likuran ng pinto na may kalaliman din pala ang paglagay ko. Kaya nahirapan akong maabot ito. At pagpasok ko sa kwarto para halikan ang aking asawa, nagulantang ako sa aking nakita. Nakahandusay sa sahig ang mahal kong asawang si Nimpa habang hawak-hawak nito ang gulok at kumalat ang mga dugo doon sa sahig. At nakita kong labas ang lamang loob ng asawa ko. Nagkalat ang bitukan nito sa sahig na yari sa kawayan. Napaluhod ako sa nakita ko.
sanay ang pagtangis at pagsusumamo ko na sana patawarin niya ako. Hindi sana nangyari to kung hindi ako nakipag-inuman kina paring Baldo. Napasigaw ako sa galit sa amamarang at agad kong kinuha ang pala at hinukay ang binaon kong M16 assault rifle. O kilala sa salitang Armalite at isang Thompson submachine gun o kilala sa salitang deplato sa ilalim ng silong nitong aming bahay. At wala pang isang oras na paghukay, agad kong nahukay ang baol na pinaglagyan ko. At hinanda ko ang mga bala nito at sinigurong loaded ang magazine ng mga ito. Sa kanang kamay ay hawak ko ang M16 o Armalite at sa kaliwa naman ay ang Thompson o deplato. At agad kong binaybay ang daan papunta sa mga dayuhang matandang mag-asawa. At bigla kong sinipa ang pintuan ng bahay ng mga ito at lumabas ang matandang lalaki at nagsalita pa ng... Anong may paglilingkod namin sa iyo, amang? Di pa man natatapos ang sasabihin nito ay agad kong niratrat ng M16 at Thompson ang dibdib nito. Sa sahig ang matandang lalaki at tinakbo ito ng asawang matandang babae at nagsisigaw na, "Asawa ko, bakit mo ginawa sa amin itong ginao? Bakit?" Sa halip na magsalita pa ako, tunog ng mga dekalibreng baril ang namayani sa loob ng pamamahay ng mga ito. Iniwan ko ng walang buhay ang dalawang dayuhang matandang mag-asawa habang nagmamadaling makauwi dahil naglalabasan na ang mga tao sa paligid. At pagka-uwi ko, muli kong binaon ang mga dekalibre kong armas sa pinakamabilis na paraan at agad inasikaso ang bangkay ng aking asawa. At nilinis ang sandamakmak na dugong kumalat sa aming tahanan. Napakasakit sa akin ang pagkawala ni Nympha at nang magiging anak ko, parang wala nang saysay ang mabuhay pa sa mundo. Binaon ko ang asawa kong sinimpa sa ilalim ng silong, katabi ng baol. Hindi ko na binurol pa dahil hindi ko kayang tignan ang wasak-wasak na katawan ng aking mahal na asawa. At isa pa, para hindi malaman ng taga rito na wala na sinimpa dahil may pinatay din akong mga tao, baka ako ang paghinalaan. At kinabukasan, nagtelegrama na lamang ako sa ina ni Nympha sa Guimaras para ipaalam sa kanila na namatay na si Nympha at ang magiging apo nila. Sinabi ko rin sa telegrama kung ano ang talagang nangyari kay Nympha at sa bata. Yun kung maniniwala sila. Basta ang importante na iparating ko sa kanila. Napakunot ang noo ko nang may nabalitaan na naman ako mula sa kanila paring Baldo na may nabiktima na naman daw ang amamarang kagabi doon sa kabilang baryo. Sa isip-isip ko, pinatay ko na ang mga amamarang na yon. Buntis daw talaga ang target nito, sabi ni paring Baldo, at pinaiingatan pa ang mag-ina ko, baka daw madali pa ng amamarang. Agad namang nagsalita si Boy Toothpick na, "Kagabi nga lang, may pinatay din doon sa tabing dagat. Ang mag-asawang matanda na bagong lipat doon. Kawawa, pinagtag ng bala. Walang puso ang gumawa sa kanila. Ang babait pa naman ang mag-asawang yun. Dating mananahi sa bilang, babaeng matanda. At ang lalaki naman, kagatahin ng sapatos sa labas. Kilala kong mga yun eh." Wika ng lalaking sumisipsip ng tutik. Nanlumo naman ako sa narinig ko. Mali pala ang impormasyon na nasagap ko. Sa narinig ko ay agad akong nagpaalam kila paring Baldo na kahit anong pilit nilang manatili muna ako dito sa inuman ay hindi na ako pumayag. At nagpasya akong bukas ng umaga, aabangan ko ang isang matandang babaeng nagtitinda ng isda. Malamang ito ang amamarang. Dahil minsan pa'y nabanggit na rin ang asawa kong sinimpa. Nagtatanong ito kung kabuanan niya na raw ba. Ibig sabihin, interesado ito sa isip-isip ko.
umaga. Pasimple kong sinundan ng isang matandang babaeng nagtitinda ng isda at agad ko namang natuntun kung saan ang bahay nito. Kaya pagbalik ko ng bahay, agad kong hinukay ang dalawa kong armas at nilinis. Dahil sigurado na akong mabibigyan ko na rin ng hustisya ang pagkamatay ng aking mag-ina. Gaya ng dati, hinintay kong mag-alauna ng madaling araw para tuntunin ang bahay ng matandang babaeng nagtitinda ng isda para ipalasak ko sa kanya ang bagsik ng aking pagkatao. Agad kong tinuntun ang bahay ng matandang babaeng nagtitinda ng isda at dahil looban ang bahay nito na napapaligiran pa ng maliliit na eskinita kung kaya't pinag-aralan ko muna ng mabuti kung saan ako lulusot pagkatapos kong patayin ang amamarang na ito. At pagdating ko sa pinto, agad kong sinipa ang pintuan ng mga ito at nadatnan kong kumakain nitong kasama ang dalawang batang babae na nasa edad 4 at 6 na taong gulang. Sa pagkagulat, agad itong yumakap at umiyak sa matanda. Umalis kayo dyan! Kung hindi, mamamatay kayo kasama ng matandang salot na yan. Dahil may katigasan ang mga ulo ng mga bata, hinila ko na lang ang mga ito para hindi na madamay pa. Nagsalita ang matanda na, ano mang oras ngayon, pwede mo akong patayin, iho. Basta ipangako mo lang na aalagaan mo ang mga apo ko. At kung iniisip mo na ako ang salot dito ay nagkakamali ka, iho. Hindi ko kayang gawin ang mga parat. Hindi pa natatapos ang sinasabi ng matanda, ay agad ko itong tinatad ng pala sa dibdib. Dahilan para mawalan ito ng buhay at iniwan ko itong niyayakap ng dalawa niyang apo habang umiiyak. Agad ko namang inilagay sa bayong ang dalakong armas at lumakad na. Para bang walang nangyari at unti-unti na rin naglabasan ang mga kapitbahay nila sa lugar na iyon. Gaya ng dati, pagkadating ko ng bahay, agad ko itong muling inilagay sa baul at inilibing sa lupa para walang ebidensya. At maghapong natulog at pagsapit ng dilim, pupunta na naman ako kanila paring Baldo para makipagbalita at makichismis sa mga pangyayari sa bawat araw. At pagdating ko nga doon ay nakangiting inabot ni Boy Kitkit ang isang basong may laman na gin at kalamansi at pinatagay sa akin, sabay sabing, Alam mo, Sarge, patay na ang matandang babaeng nagtitinda ng isda. Ibig sabihin, patay na ang amamarang. Wala nang salot. Kahit hanggang umaga tayo dito ngayon, eh okay lang. Sigurado naman na lililigtas ang misis mo. Nagkautal-utal na sabi ni Boy Tutik. Tama! Dagdag pa nitong isa nilang kasamang gatong lang sa usapan at alam na halos hindi na makatingin ng maayos dahil namumungay ng mga mata nito dulot ng alak. Dumating nga ang 4:00 ng umaga. Si Paring Baldo at ako lang ang natira. Tulog sa upuan si Naboy Toothpick at ang uhugi nitong kasama. At habang naglalakad pa uwi, napansin ko ang bahay nila ni Nita na bukas at maraming tao. Nakiusyoso ko sa mga tao at tinanong ko kung ano ang nangyari at sabi ng kapatid ni Nita. Sinipsip ng aswang o ng amamarang ang tiyan ni ate. Kaya't tuyo ang katawan ni ate ni Nita nang matagpuan namin sa kwarto niya. Wala itong dugo at ipis ang tiyan. Sigurado patay ang bata at si ate. Nagulat ako sa sinabi ng kapatid ni Nita na akala ko'y napatay ko na ang amamarang. Umuwi ako at nagnakaw ng konting tulog. Pagkagising ko, binalikan ko ang bahay ng matandang nagtitinda ng isda sa palihim na paraan.
Tinanong ko rin sa may tindahan kung anong klase ng tao ang matandang babaeng nagtitinda ng isda. At ayon sa tindera ay napakabait daw ng matandang namatay, at ang anak daw nitong babae ay namatay din last year dahil nasagasaan daw ng pangpasaherong jeep. Ngunit kahit hirap sa paglalako ng isda, ay pinilit ng matanda para mabuhay lamang ang kanyang mga apo. Nalungkot naman ako sa balitang yon. Nagkamali na naman ako ng aking pinatay. Isa na lang ang natitira at sigurado akong siya si Mang Chofimo. At agad akong umuwi pagkatapos kumain at maglaba. Bumawi ako ng mahabang tulog dahil susurpresahin ko si Mang Chofimo sa aking pagising. At pagkatapos ng halos 9 na oras na pagkatulog, hinanda ko ulit ang bayong at ang dalawa kong armas at inalundon ko ang bahay ni Mang Chofimo. At pagkarating sa bahay nila, ay agad kong sinipa ang pintuan, dahilan para lumabas ito at sumilip mula sa barong-barong nitong kwarto. Oh, iho, ikaw pala. Kinulat mo naman ako. Sambit nito sa akin. Pumunta ako dito, Mang Chofimo, para maningil ng pautang. Ah, ganun ba? Teka sandali at magbabayad ako. Sabi nito habang papalabas sa barong-barong nitong kwarto at iniabot sa akin ang 5 piso. Ito pala ang utang ko sa iyo, iho. Sa katunayan nga eh, yan pa yung pera na binigay mo sa akin bago magbagyo. Hindi ko talaga yan ginastos. Sabi nito habang iniabot sa akin ang 5 piso. Binunot mo naman ang 2 dekalibreng armas sa bayong at pinaputukan ang 2 paa ni Mang Chofimo, dahilan para maputol ito. Bakit iyo? Bakit? Pagapang na nagsasalitang patanong ni Mang Chofimo, habang nakaangat pa rin ang kanang kamay nito para abutin ko ang 5 piso at umiiyak sa sakit ng pagkakaputol ng mga paa nito. Hinayaan kong mawala ng buhay si Mang Chofimo sa ganoong paraan habang binibigkas nito ang salitang, magbabayad naman ako sa iyo. Bakit kailangan mo pang gawin sa akin ng ganito? Hindi na ako nagsalita pa. Sa halip, hinayaan ko siyang nagdusa ng ganito. Mamatay na mawalan ng dugo para mabayaran ang mga kasalanang ginawa niya. Nagmadali akong makalabas ng lugar na iyon dahil nakarinig na ako ng wangwang. Marahil, nakatunog na ang mga pulis sa mga patayang nagaganap dito sa aming baryo, kung kaya't ganun na lang ang pagpatrolya ng mga ito. Gaya ng dati, binaon at nilabhan ko ng mabuti ang lahat ng gamit ko para walang makitang ebidensya laban sa akin. At kahit konting hinalaman lang, ay ayaw kong mangyari sa akin dahil ayaw ko na nasisilipan ng butas. 10:00 na ng gabi nang ako'y magising at agad akong pumunta sa tindahan nila Aling Lidya, baka sakaling doon pa ang mga lasinggerong tropa ni Paring Baldo. At hindi nga ako nagkamali. Paglapit ko, parang hindi maganda ugaga sa pagbibida si Boy Tutik sa kanyang sasabihin. Halos mautal nitong binibida na pinatay daw si Mang Chofimo ng isang mahiwagang anino na pumatay dito sa Barrio Obrero. At bilib na bilib daw siya sa mahiwagang anino na ito dahil sikat na sikat daw ito kahit pa sa kabilang baryo. At may sabi-sabi na, sayang daw ang galing nitong gunman na ito dahil imbes na amamarang ang pinapatay, mga inosyenteng mamamayan ang binabanatan. At sabi ko ay, bakit? Hindi ba't amamarang si Mang Chofimo? Napayuko si Boy Toothpick at nagsabing, hindi eh. Akala ko rin ng una dahil kinain agad nito ang manok na nakasalang pa sa uling. May baga. Habang iniihaw, kinain niya lang daw yun dahil gutom na siya. Sabi ni Boy Toothpick.
Dahil kahapon ay dumaan to. At tinanong ko ng harap-harapan baka siya ang napapabalitang bantog na amamarang dito sa Barrio Obrero. At agad nitong sinabi na bay porket bagay kinain ko ang manok na hilaw. Dahil sa gutom na gutom ako eh, abay amamarang na agad. Sagot niya sa akin sa pagsasalaysay ni Paring Baldo. At di namin nakalain na patay na siya ngayon. At grabe ang pagkakapatay sa kanya, Sarge. Buto lang paa hanggang binti at ubos ang dugo. Dagdag pa ni Boy Toothpick habang nakatanga naman sa kawalan ang kasama nitong uhugin na animoy lumilipad ang utak. At bigla akong nagpaalam at sabi ko, napadaan lang ako. Pagdating ko sa bahay, napayuko ko sa lamesa at napaiyak sa aking ginawa dahil hindi rin pala si Mang Chopimo ang amamarang at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa lamesa hanggang umaga sa kakaisip kung sino ang salarin sa pagpatay sa aking mag-ina. Kinabukasan, habang naglalakad-lakad, may napansin na naman akong maraming tao. Medyo may kalayuan na ito sa aming baryo, pero batid ko na may pinatay dito at di nga ako nagkamali. Isang amamarang na naman ang napabalitang pumatay ng isang buntis at kapuanan pa nito. At nakita ko na naman ang matandang babae na nagsabi sa akin dati na amamarang ang pumapatay sa mga buntis. Ito ang matandang babaeng nakita ko bago pa man manalasa ang bagyong nitang sa aming baryo. At naitanong ko sa isang babae roon kung sino ang matandang babaeng yon. At ang sabi nito'y, ito raw ay manghihilot o tagahilot. Agad naman akong nagpasalamat at lumayo ng kaunti para magmasid sa paligid at para malaya akong masundan ang matandang babaeng manghihilot. At nakita ko rin kung saan umuwi itong babaeng ito at papahirapan ko muna ito bago patayin. Pag-uwi ko ng bahay, bumawi ulit ako ng tulong. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, ay agad akong umalis. Dala ulit ang isang bayong na may laman na dekalibreng armas. Gaya ng dati, kapag pumapasok ako ay sinisipa ko ang pintuan ng mga ito. Kapag kasipa ko ng pintuan, kitang-kita ko sa akto ang sariwang pitos na nakahain sa ibabaw ng lamesa na nakapatong pa sa plato na halos masuka ako sa napakabahong amoy. Put mong matanda ka! Ikaw lang palang amamarang ang dami mo pang dinamay na maraming tao at nagpanggap ka pa na manghihilot para marami kang maduko. Sa pagkasindak, hindi agad nakakibo ang amamarang at nagulat. Dahil natuklasan ko ang sekreto nito at sinabi ko pa na, ikaw pala ang pumatay sa mag-ina ko. Kaya ngayon, dudurugin ko ng paunti-unti ang katawan mo. Sa pagkasabi ko ng katagang yun, ay agad itong umamin at sabi niya ay, oo, ako nga, mula pa noong dekada 70 sa lugar ng Rojas ay ginagawa na namin ito. Dahil ito ang lahi namin. Sa narinig ko ay mabilis kong binunot ang dekilibre kong armas at agad itong lumundag sa bintana. Pero bago pa siya nakalundag, walang humpay sa pagkalabit ang kaliwat kanan kong daliri sa gatilyo ng mga daladala kong armas. Ang amamarang na luray-luray ang katawan nito. Butas-butas ang katawan ng amamarang sa bala ng dalakong armas. At sa kasawi ang palad ay hindi na ako nakatakas pa sa kamay ng batas. Nakasalubong ko na agad sa isang iskinita ang mga pulis at hindi na ako naglaban pa. At sa kasamaang palad, hindi rin ako pinaniwalaan sa Korte Suprema. Sinabihan pa ako na gumagawa-gawa lamang ng mga kwento tungkol sa amamarang. At nasa isip ko lamang daw ang lahat ng iyon.
at napagkamalan pa akong may sakit sa isipan. At ang masaklap pa, sa akin pabinintang ang pagkamatay ng aking asawa at anak. Ganun naman talaga ang masyadong matalinong tao. Hindi naniniwala sa mga aswang at pamamarang dahil para sa kanila, wala kang alam at sila lang ang meron. Lalong-lalo na ang mga doktor na nakabase lamang sa libro at siyensya. Sunod dyan ang judge na sumusunod din sa mga libro at mga artikulo. Ang mga nakita ko ay hindi nakasulat sa libro at hindi pinapag-aralan gaya ng siyensya. Ito ay isang madugong karanasan. O sa bagay, ano nga ba ang alam ng doktor at judge sa amamarang at aswang? Dahil matataas ang kanilang pinag-aralan, tingin nila sa atin ay mga taong gumagawa-gawa lamang ng kwento dahil ito'y wala sa librong pinag-aaralan nila. Para sa akin, silang mga matataas ang pinag-aralan, ang baliw at walang alam, dahil hindi nila nakita ang mga nakita ko at hindi nila naranasan ang mga naranasan ko. Ang pagkakamali ko lang ay naniniwala ako sa sabi-sabi ng ibang tao, kaya marami akong inosenteng napatay at doon ko napatunayan na ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. At kung sino man sa inyo ang taga-Iloilo at nakarinig sa bantog na kwento tungkol sa Itong Nga Landong o ang itim na anino noong dekada 80, walang iba kundi ako. At pagkatapos ng magdugong karanasan ko ay nakulong ako sa Iloilo Provincial Jail mula 1984 hanggang 2006. 22 anyos ako sa Iloilo Provincial Jail hanggang sa nalipat ako sa Iwahig Prison sa Penal Farm noong taong 2007. Sa lugar ng Puerto Princesa City sa Palawan, under Bureau of Corrections, at nakalaya ako noong 2010. Under former President Gloria Macapagal Arroyo at kasalukuyang namumuhay dito sa Palawan kasama ang pangalawa kong asawa at isa kong anak na lalaki sa edad na 63 years old. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.